Bago po natin simulan ang panibagong edisyon ng DPATS Tamiya League Season 2, we will now have a moment of silence bilang pagbibigay ng last we'll pay our last respect doon sa namaya pa pong tita ng inyo pong lingkod na si DPATS Aguilar na si Ursula Aguilar Costales o mas kilala bilang si Tita Peli. Maraming salamat po sa moment of silence na ipinahimigay sa akin. We'll now proceed. Hello mga kadipat at good evening po o magandang gabi sa lahat po ng mga nakatutok at kung sakaling may tututok anytime dito po sa aking DPATS Laboratory. Yup, ito po muli si DPATS Aguilar para sa panibagong edisyon na naman po ng DPATS Tamiya League ngayong June 16, 2021. Although malungkot po yung umpisa ng ating edisyon dahil nga po sa kasawiang palad namatayan po ang inyong pong lingkod ng isa na namang ilaw ng tahanan, isang tita sa father side o sa side po ng aking ama, si Tita Peli. Yun nga po, Tita Peli Costales sudden passing due to her sudden passing. So sa ngayon po nakaburol po siya dun sa sa bahay dito sa barangay Nas, no? So again, I share my warmest condolences, deepest and warmest condolences po sa lahat po ng naulila ni Tita Peli. Kasama na po yung inyong lingkod dahil ano nga po namin siya. Kasi po yung si Tita Peli po, ate po ng aming amang si Demetrio Selvito Aguilar. Si daddy ko po, mga kadipat, siya po yung bunsong anak sa anim na magkakapatid. Yun po yung natitira, yun na lang po yung natitirang nabubuhay natin. But unfortunately, wala na po lahat ng mga ate at kuya ni daddy. Unfortunate. So, yan. Siya na po yung natitira. Si dad na lang, ko na lang ngayon natitira sa anim na magkakapatid na nabanggit ko. So, once again, our thoughts are with you sa Costales family at sa lahat po ng mga naulila kasama po yung inyong lingkod. On behalf of the Aguilar family, sa father side. Yan. So our thoughts are with you as always. Alright, moving on mga kadipat. So yun nga po yung moving on from that, this time naman bigyan naman natin ng saya ang araw na ito despite the fact na nagkaroon nga po tayo ng isang malungkot na balita, unfortunate, pero nevertheless tuloy pa rin po ang action sa DPATS Tamiya League Race number 5 of 9 na po ngayong June 16, 2021. Also, to start off this edition pala, this time naman, babati naman po ko ng isang maligayang kaarawan. Happy birthday to you, to Miss China Ice, Mia Dear, Aimen Monte. Yan, hopefully you're watching this right now. Ayan, itatag ko si, mamaya, si Nemia Montemayor mamaya. O, si Aimen Monte sa Facebook. Actually, meron siyang YouTube channel, Nemia Montemayor. Mas marami nga yung subscribers niya kaysa sa akin . So, ayan. So, mga kadipat, yun na nga siya, vlogger na nga ngayon. Dating accountancy graduate. Yun yung pong lingkod niya kung maalala ko nung college ako Sabihin na natin, sabihin na natin isa rin ako sa makilabot ng accountancy nung college time. Ayan.
So, Nani! Alright! So, di ba, yan, naka-display pa rin yung Philippine flag. As always, all throughout na yan, no? All throughout the all season long at sa mga susunod na season kung sakali, no? Alright! So, mga kalipat, moving on to this race for tonight. Bago natin simulan ng karera ngayong gabi, pagbalik tanaw po muni tayo sa ating Independence Day race o nung mismong araw ng kasarinlan ng ating minamahal na bansang Pilipinas noong June 12, 2021. Yun nga po, nagkaroon ng yun po yung game. Nagkataon na yun ng race number 4 of 9 ngayong June 2021, yung mismong araw ng ating kasarinlan. Okay, kasarinlan po yung independence. We have to be more precise about independence and liberation. Kasi po, yung kalayaan talagang English nun, freedom or liberation. Yung independence, ang talagang eksaktong wikang Pilipino nun ay kasarinlan. Independent kasi hindi ka na nga dedepende kahit kanino, independent ka. So ibig sabihin, kaya mong tumayo sa mga sa sarili mong mga paa. Yun yung ibig sabihin ng independence. Yan. Handa kang tumayo sa sarili mong mga paa. Yan. Kung madapa ka man, handa kang bumangon uli on your own. You can get up by yourself. Without the help, even without the help of anyone, no? Yun yung independence na tinatawag. Kaya ang Tagalog talaga nun, kasarinlan. Okay? Alright, mga kadipat. Actually, si Aimin Monte, matagal ko ng kaibigan yan eh. Ito, para sa inyong kalaman, yung nagbe-birthday ngayon na si Nemia Montemayor, or Nemia Bentinilla Montemayor, yan, hopefully you're watching this right now, yan, dapat pala tinag pala kita rito. Birthday mo kasi ngayon eh. So, congratulations, at least nagbomonetize niya yung kanyang YouTube channel. Alright. So, ano kasi yan eh, matagal ko ng friend yun dati pa, matagal-tagal ng panahon, way back, ano pa, mga mahigit isang dekada na nung since naging malapit lang kami nung 2010 lang eh, mga 2010 lang. Although nung 2007, nung fourth year college po yung inyong likod, ano kasi yun, kaklase ko siya sa isang subject. Siya lang yung babaeng kaklase ko dun sa ano, subject na yun. Pulos lalaki ka kasi kami. Siya lang yung nag-iisang babae na classmate ko dun sa ano, sa isang subject. Dun sa economics yun, basic economics. Minor subject ng mechanical engineering. All engineering actually. All engineering courses. Minor lang sa kanila yun, yung basic economics. Parang pwede rin gamitin dun sa engineering economy going to fifth year. Yun, parang pwede rin considered na prerequisite siya. And pak nga kilabot ng accountancy. Actually, Secretary Miki Lokyo Mamasig, for your information, ha? Ako talaga yung nililigawan instead na ako yung nanliligaw. Okay? Ako talaga yung nililigawan nung araw. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Nani! Sa totoo lang, talaga, yung inyo pong lipon, yung inyo pong lingkod, actually, hindi naman talaga ako yung nanliligaw eh. Ako yung nililigawan. Actually, nung high school pa, ganun na eh. Nung second year high school pa lang, ayun. Ay, wow, sana all. Nani. Oh, yeah, i-react ko na lang yung comment. Bawal pala mag-react po yung during live pala, no. Maliban na lang kung hindi maganda yung sinabi, yeah, automatic block. Alright. So, yan ha. Ako po talaga nililigawan. Totoo yun. Totoo yun. Ang totoo niya, mahihain po yung inyong lingkod. Mahihain po talaga ako. Totoo lang. Totoo yun. Walang biro. Kaya sa halip na ako yung manligaw, ako na lang nililigawan. Ang dami ko tuloy binasted sabay ganun. Nani? Alright, balikan natin yung ating Independence Day race. Ayun nga, yung round robin result natin was McLaurin, Scarlett, and Setsuna all tied up with a three-way tie on top of the car standings with 3-1. So, kinailangan po mag-playoff dahil nagtabla rin sila against each other. So, after that playoff or tiebreaker, si McLaurin ang nanguna
Yan, then second place si Setsuna, si Scarlett ang pumangatlo. Then si Dark Sun naman ang pumang-apat with 1-3. Si Cosmo Atomica, unfortunately, 0-4, walang naipanalo kahit isa. So stay on stock motor pa rin siya, panayembang kasi. Pengen ng agimat, idol. Actually, wala naman akong agimat talaga eh. In the first place, wala. Wala talaga. As in, wala. Mayain lang talaga ako sa personal, totoo lang. Mayain talaga ako, totoo yun. Ow. Torpedo. Kaya, well, pulang na lang, mapa-eraser heads tayo ngayon. Ay, pasensya na. Kung ako ay. Okay, so cut. Sabay kinat. Alright, next. So, yun yung naging ano, mga seeding nila. So, sa semifinals, 1 versus 4 matchup was McLaren versus Dark Sun. And then, 2 versus 3 matchup was Setsuna versus Scarlett. At sinas, ang kambal na Bracken Gigant, nakabawi po muli. Sila ulit ang nagtagpo sa championship round. Ang mga non-FMs naman pong sina Dark Sun at Setsuna naman po yung naglaban sa battle for third. Wherein Setsuna with the back won the back-to-back third placer. Naging back-to-back third placer po si Setsuna. And then, three-peat champion naman si McLaren matapos talunin uli si Scarlett dahil umembang nga lang. Maganda yung speed nila kaya lang to pass or it's on good nga lang kay Scarlett. Pero tingnan natin. So, tingnan natin kung makakabawi si Scarlett sa pagkakataong ito. Yung pa rin, yung setting nila, Atomic Tune 2, 4.2 is 2, pa rin yung gear ng magkambal na Broken Dragon si McLaren at si Scarlett, yon. And then si Setsuna 5:1 stock motor, si Darkson naman po ay 3.5:1 at stock motor, Cosmo Atomicas 4:1 and stock motor as well. So yun po yung mga setting, current setting. Yung pa rin, wala namang nabago sa mga current settings ng mga previous settings nung nakaraang race. So yung pa rin po yung mga setting nila. Nagkapalit-palit lang ng posisyon do sa 3-4-5. All right. So, sa walang pagtatagal, mga kadipa... Ah, kaya pala nag-girlfriend mo. Nani! Nani! Ay, nako, hindi ko talaga malilimutan yung yung naging first meeting namin sa SM Rosales. Totoo lang. Never kong kakalimutan yon. Never ko rin kakalimutan yung pagiging heartbroken ko sa kanya. Forever na yan. Alright, mga kadipa, simulan na po natin ang isang napagandang araw na ito ng Merkules. Although... malungkot man dahil sa sa sinabi ko sa simula ng ating vlog. Unfortunate nga lang. Pero as we always say, mga kadipat, life must go on, life goes on, no matter what happens, no matter what the crisis, kahit tuloy-tuloy pa rin ang pandemyang ito. So, tuloy lang ang buhay, tuloy lang ang laban. Alright, yan naman talaga dapat. Alright, mga kadipat, ito na po ang ating single round robin pace, yeah, classification pace sa gabing ito ng Miyerkules. Once again po, muli po, good evening po sa lahat, ha. Masantos yala, BNC kayo namin. Okay, magandang gabi po to all who are watching this right now, and of course to all my 275 subscribers sa aking YouTube channel. Thank you so much for your continuous support. Yan, keep supporting my YouTube channel, Donpatrick Aguilar. So, mamaya, i-upload ko rin po yung itong vlog na to. Alright! Simulan na natin ang single round robin sa pagitan ng dalawang non-events battle for third rematch from June 12, 2021 between Dark Sun and Setsuna. Alright, both of them are currently using stock motors with different gear ratios. Mas mabagal na gear kay Setsuna, 5:1. Si Dark Sun naman ay 3.5:1. Alright, kakalipat ngayon na lane 1. Sa lane 1 magsisimula ang mga higher seeds. So sa lane 1 si Sats na. Alright, race number 1 na po mga kakalipat. Switch. Ow. Oops, I know it. Official timeout. Okay, ayos na. 1, 2, 3, go. Patan. Pala kung pizza ay patay na ganyan. Saray na, kick! Final lap! Setsuna winner, 1-0. Okay. Si Stark Sun ang tatapat sa kay McLaren una. Aha. Ano ba yun?
palitan nga natin yung position ng mga bats. Oy, atay 1-0. 1-0. 1-0 tayo. Mhm. Natin. Mhm. Parang nawawala ng ano yung ano eh. Pit stop lang saglit dahil biglang na tumirik si Dark Sun, so tinitingnan ko yun. Malamang yung terminal to eh. Biglang yung terminal yan. Ayun, okay. Race number 3 siya mamaya. Okay. FM versus FNA naman sa pagitan ni Scarlet at ni Cosmo Atomica. Although si Cosmo Atomica ay may stock motor lamang ngayon at si Scarlet ay mga Atomic Tune 2. Pero wag kayo. Itong si Cosmo at Omega eh, posibleng makahabol pa rin sa mga mas mabibilis na mga tuned motors. So tingnan natin kung ano yung mangyayari sa duelong ito ng mga Prostock FMs. Yan, si Scarlett ay sa lane 1 magsisimula dahil siya yung higher seat. So that's 2 versus 5. By the way, update na muna natin sa grid ang ating car standing. Setsuna 1 pala previously, then Dark Sun 0-1. Ako nga pala, no? Hindi ko na makalimutan. Aha. Yan. Higher seat 1 yun. Okay. Ang race number 2, 2 versus 5 naman. Alright. Race number 2 na po mga kaulipot. Switch. Yan. Mando race. Uy! Patay. Point it. Okay, winner. Winner. Winner na yun, outright. Scarlett, winner. Okay. 1-0, unang na umimbang si Cosmo, hindi ko nasagip agad. So, therefore, hit. Won by hit si Scarlett. At, Scarlett won by hit. Reverse triangle yan. Sa crosshatch. Won with the reverse triangle. Hit. First hit of the night. Okay, lost by 2. Okay. Next! McLaren versus Dark Sun, race number 3 po natin. Okay, sa lane 1, magsisimula si McLaren. Ang ating, una sa depensa. Unang pagdepensa ni McLaren, ang kanyang championship ulit. 3-peat champion, ha? 3-peat champion po yan. Oy! Oy, si Marcel Jeff Colombo pala, nananood! Woo-hoo-hoo! Si Binbin, Sir Rico Jodicio, good evening po sa inyo. Okay, kay Marshall Jeff Colombo, yan, head marshal po yan sa Tamiya Bulacan City Drift. Yan, si Jeff Colombo, yan, ayos, yush. Alright, race number 3 na po mga kalipad, switch. Oh! Mando race! Patay! Let's see if Dark Sun can hold on, which is finally in danger. That's it, Kabir. Dark Sun finally winning it! Right back kick! Right back kick! Dark Sun winner. Okay. Aha, loser's creep. McLaren, embang. Nag full charge eh. Recharge, full charge. Lost, tapos Dark Sun won. One all. Okay. 4-1 yun. Okay. Next. Scarlett Sensuna, race number 4. Okay. Scarlett vs. Setsuna race number 4. Tingnan natin kung kaya rin gawin ni Setsuna yung panglasons kay McLaren. Okay. 2-3 agad. Sa lane 1 si Scarlett. Okay. Race number 4 na po mga kadipat. Switch. Ow! Iksun! 1-2-3. Sorong! Final lane, ganyan para kay Setsuna. That's used to be.
victory! Scarlet Asetana Weather winner, okay? So, maghintay siya ng kalaban. Tapos na siya dun eh. So, si Scarlet ang tatapas pala kay Dark Sun mamaya sa race number 6. Race number 6 eh. Race number 4 na to ngayon eh. Then race number 5, 6. 5, so winner. Winner ng dalawang to. Yung susunod kay Setsuna. Winner ng dalawang. Loser yun eh, si Scarlet. Okay. Setsuna currently 2-0. Okay. Currently at 2-0 si Setsuna. Next, Battle of FMAs naman pong race number 5 sa pagitan ni na McLaurin at ni Cosmo Atomica. Alright. Actually, race number 5, pangalawa pa lang, parehong pangalawa ni na McLaurin at ni Cosmo. Okay. The teacher and the the master and parang teacher and student, na laban. Senior versus junior na laban to. Parang ganun. Sa lane 1 si McLaurin. Okay! Always at lane 1 to. Kasi 1 ngayon eh. Pag Sabado, lane 2. Maliban na lang sa June 30. Cross coin yan. Okay! Race number 5 na po, mga kadipag. Switch! Oh! 1, 2, 3. Final up! K.O. Finish! Tumapos din si McLaurin. What burst of speed and stability displayed there by the defending champion McLaurin? 1-1, bumawi sa pagkatalo. Buti na lang, nasa loko si Cosmo, kundi hit na naman. Pangalawang hit sana. Muntik na yun! Montek na yun. That was close. That was closer than I thought, man. Sabay ka na yun. McLaurin Cosmo. Tama, zero to si Cosmo. Ano to? 1-5. 1 versus 5. Ayaw. Next. Ano ba ito? Tama. Update ko lang yung current standing. Setsuna undefeated so far. 2-0, 1-0 si McLaurin at si Dark Sun at si Scarlet. Then Cosmo Atomica 0-2. Okay. Scarlet versus Dark Sun. Ayan na. Agawan sa 2-1 na to. Para yung 1-0. So 2 versus 4 ang matchup na to. Sa lane 1. Lane 1. Magsimula ulit si Scarlet. 2 versus 4. Yan eh. Alright. Race number 6, kung di ako nagkakamali. 2, 4, 6, 8, 10. O, tama. Race 6. Okay, race number 6 na po, mga kadipat. Switch! Yung kebo siya yung nagdadala. Ikasun! Pandori! Oho! Oho! Final up. Play for pocket. Okay. Scarlet winner. Winner is Scarlet. Naabutan niya si Dark Sun pero last turn. Last turn na, going home na eh. Ayos na yan. Win-win situation na yan. One ball game. One ball game na yan kay Scarlet. Okay. So, ang last assignment ni Scarlet ay si... Mamaya. Ayun. Si McLaurin ang last assignment niya. O, final rematch. Aha! Magandang laban to. Magandang laban to. Final rematch, Scarlet versus McLaurin ulit. 1-2 si Dark Sun. So, isa na lang. Alright. Si Dark Sun, si Cosmo, at saka si ano na lang, Setsuna. Hindi. Hindi, si Cosmo na yung huli. O, last assignment na ni Dark Sun yun. Tapos yung si, Scarlet, si McLaurin ang last assignment. Okay! McLaurin versus Setsuna naman ang race number 7 po natin. Bago harapin ni McLaurin ang kanyang tambal,
eh lalabanan niya muna si Setsu na sa penultimate race natin, yung single ano ng single round robin, yung ano finals rematch. Alright. Ha. Alright. So, si McLaurin sa lane 1. Okay. As always, 1 versus 3 ito eh. Ah, tama. Alright. Race number 7. Aha, tama. Race number 7 na po mga kadipat. Switch. Oh. Pandore. Opo. Continue. Ay, lala. Okay. McLaurin winner. What strength? Ibang klaseng lakas yung pinakita nun ni McLaurin. Grabe. Wow. Amazing. That was amazing. That was amazing. I guess nagpe-pay off na rin yung ano yung design ko para kay McLaurin somehow. Alright. Final assignment para kay Dark Sun, ang race number 8 na to against Cosmo Atomica. Yeah. Pero bago 'yan, update muna natin. 2-1 kay Setsu na, McLaurin also 2-1. Mhm. 1-3. 1-2. Tayo 2-1. Okay. Last assignment ni Setsu na si Cosmo. Kung di ako nagkakamali, tama si Cosmo nga. Dark Sun, last na niya to eh. Okay! Ano to? 4 versus 5? 4 versus 5, tama. Lane 1 ngayon si ano, Dark Sun. Alright! Dark Sun versus Cosmo Atomica ang ating race number 8. Switch! Oh! Pandore! Boom! Final in gamer. That my team are in the nothing. Oh! Wow! Ibang klaseng toe-to-toe action yung nakita po natin mga kalipan. And guess what? Ito si Cosmo Atomica pa ang nakasingit ng panalo ron. At yung ang ano na, split second differential na sila ni Dark Sun, bak tumapos ng 6 laps nang hindi natutumba, eh si just when we thought Cosmo Atomica might be out, pero mauna na ni Dark Sun, pero somehow nakabalik, bumawi agad. Ang galing ng bawi, grabe to. Wow, amazing. What an amazing comeback by Cosmo to win it against Dark Sun. Instead, si Dark Sun ang na-ride at eat. What a run. Okay, 1-2 ngayon si Cosmo. Si Dark Sun will finish 1-3. Okay. So, tapos na to. Finish na to si Dark Sun. Tapos na yung ano niya. 1-3. Tingnan natin kung ano yung magiging kahihinat na ni Dark Sun dyan. Okay, finals rematch na po ang ating penultimate race of the single round robin tonight. Sa pagitan ni Scarlett at ni McLaurin. So, McLaurin at Lane 1, Lane 2 si, Lane 2 magsimula si Scarlett. Battle of Atomic Tune 2s and 4.2:1. So, tingnan natin kung sino ang mananaig dito sa duelong ito. Dito sa race number 9, mga kadipat, switch! Aung! Pandore! Oho! There's no way na mananalo pa rin dyan, hindi ko na nasalok. There's no way na mananalo pa si Scarlett doon. Lane 2 siya, going final lap pa lang siya, bigla kumimbang. E nasalokong pa ni McLaurin na ubod bilis. Aray! Napamay Rivera na naman tayo mga kadipot! Aray! 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 McLaurin, tuloy pa rin ang arangada. Hindi pa rin nakabawi si Scarlett. So, yan. Dito tatapos ang kanilang single round robin with 3-1 para kay McLaurin at si Scarlett ay 2-2.
So possible ano to, semi-finals matchup. Baka sa semis pa lang maghanap na sila. So tingnan natin dyan sa last race ng single round robin between na Cosmo Atomica and Setsuna. Kung ano yung maging kaya natin alam. Winner by hit itong si ano, McLaurin. One by hit yun kasi going home na nga lang. Kaya na, nasa penultimate lap pa lang si Scarlett eh, nung natumba eh. Boom, hindi na nasa loob. Ay, winner. McLaurin, there's no way na mananado pa si Scarlett yun. Going home na si McLaurin eh. Alright! Last race of single round robin tonight, Setsuna versus Cosmo Atomica. Sa lane 1 ngayon si Setsuna. Ayan, labanan ng dalawang nakainom ng, sabi na natin tila ba nakainom ng Embassy Whiskey? Ayan, hindi. Yan na yung bagong banayad whiskey ngayon eh, Embassy Whiskey. Alright, final race of the single round robin tonight, switch on! Pandore! Oh! Patay! Ganahan! Final entry niya sa lakay Cosmo Atomica. Tingnan natin! Ay! Yun lang! Yun lang! Yun lang! Nasa itso lang! Sayang! Sayang pag-landi sa mga mid-lando si Cosmo. Sayang yun. Wasted opportunity right there para kay Cosmo, para kabigin yung panalo. And still, sinuerte pa rin si Setsuna somehow. Siya pa rin ang nanalo sa last duel na yun. Alright, 3 versus 5 yun. So, 3-1 din si Setsuna. Si Cosmo naman, 1-3. Ah, yeah, may magkatablaan. Winner over the other lang tayo. Matik yan. Okay. Okay, so tingnan natin yung resulta ng single round robin natin tonight. Alright. Aha. Once again, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood po ngayon, lahat ng mga nakatutok sa aking live vlog tonight. And ipapakita ko na po sa inyo right away ang resulta ng single round robin natin. Alright. McLaurin and 1-3 pala si Cosmo, ano? 1-3. Yung si Setsuna, 3-1 pala. Kundi ako nagkakamali. O, 3-1 nga. Ayan to, ito. Susulat ko na isa-isa. McLaurin, 3-1. Also, Setsuna, 3-1. Ayan, no? Ang talo lang niya kay McLaurin. Si McLaurin naman, ang talo niya kay Dark Sun. O, tama, kay Dark Sun. Natumba siya kasi. Parang ano lang, bumuelo lang muna. Si Scarlett, 2-2. Yan. And then, si Dark Sun at si Cosmo Atomica, parehong 1-3. Yan. Ang isang panalo lang ni Dark Sun was again sa McLaurin. And then, si Cosmo, yun nga, kay Setsu. Kay Setsu na nga ba? Hindi. Kay Dark Sun siya pala nanalo. Ayun. Okay. Ayun na, yung ano, tiebreaker. Ang number 3, ang sigurado lang dito, ang number 3, ay si Scarlett. Yan. 2-2. Dalawang 3-1, dalawang 1-3, at isang 2-2. Therefore, si Scarlett ang number 3, ang papasok na number 3 sa semifinals round. Siya po ang semis number 2. Mamaya. Siya yung semis number 2, mamaya. Number 3. Awaiting the loser of 3-1, yung dalawang 3-1. 1 versus 3. Ang naging resulta, ayun, McLaurin, ang top seed pa rin. Hindi sila magkukross ng landas sa sa semifinals. So mauunang tatakbo si McLaurin ngayong gabi dahil siya yung top seed. Ayan, a winner over the other rule. Pag dalawa lang ang nag-tie, pag dalawa lang pong auto yung nagtabla sa single round robin, after the single round robin sa car standing, pag silang dalawa lang yung parehong record, winner over the other na lang. Para iwas komplikasyon na, wala nang playoff. Okay. So si McLaurin tinalo si Setsuna, kaya si Setsuna ang second seed. Okay. So siya yung lalaban kay Scarlett ulit. Siya ulit ang lalaban pala kay Scarlett, yung si Setsuna, dahil siya ngayon natalo sa winner over the other rule. Okay. So decided na ang top 3, the last ticket to semifinals. Yan. Ang lalaban kay McLaurin ay nakasalalay sa resulta ng 4 versus 5.
nina Darkson at Cosmo Atomica. Ang resulta ay ito. Iyon, si Cosmo ang nanalo sa kanilang duelo ni Darkson. Therefore, itong si Cosmo Atomica po ang lalaban sa kanyang kapwa FMA na si McLaurin sa semifinals. Sila po ang unang semis match, o unang semifinals match. Ang ikalawang semis match ay si Scarlett at si Setsuna. So, unfortunately, itong si Darkson hindi makakadagdag ng hindi makadaragdag ng at least 1 point sa kanyang aggregate score. So, mananatiling 4 points po ito. Unfortunately, sa, dahil dun sa winner over the other rule nila, eh, ang may tiebreaker ay si Cosmo Atomica. So, maaga po siyang sibak. Si Darkson ang maagang sibak. So, the cast, the semifinals cast is set. Yan. Si, ang labanan ng FMA, ang semis number 1, McLaurin versus Cosmo Atomica. Scarlett versus Setsuna naman po, ang semifinals number 2. Okay, simulan na po natin right away. Yan, para makahapunan na tayo. Okay. Para mabutan pa natin yung laro ng Gilas kontra Korea. Okay. Pag natalo Gilas, oh, wala. So, may ganun, eh. Pag natalo Gilas, out na sana. K-drama, so may ganun. Joke lang. Joke lang ni, joke only. Alright. Joke lang po yun, ha. Don't be too serious about it. Alright. Semi-finals number 1 na po mga kalipal sa pagitan ni McLaurin at ni Cosmo Atomica. Sa lane 1 po magsisimula itong si McLaurin. Mamaya sa semis 2, si Setson na naman po magsisimula sa lane 1. Sa Sabado po, lane 2 ang higher seed. Okay. Right away, ito na ang ating semi-finals number 1 mga kalipal. Switch on! One-to-re-go. McLaurin returns to the semi at to the championship round once more. Itong si McLaurin babalik ng sa panalo niya, babalik muli ng championship round, going to go ano with the opportunity to go for the 4-peat championship ngayong gabi. Patay, tatlong 3-peat champion po ngayon yan, ha, si McLaurin. Babalik na naman ng championship round. Tingnan natin kung muling magkukrus ang landas ni Scarlett at ni McLaurin sa championship round. Sa makalimutan ko, pwede pala magpunas ng gulong. nevertheless, mananatiling Atomic 2 si McLaurin. Okay, pwede na pala magpunas ng gulong dahil semis na po pala. Pero, okay lang. Unless na ano kayo papano. Na ano pa rin, maganda pa rin tinakbo ni McLaurin sa mouth. Okay. Ito naman, Setsuna versus Scarlett, si Setsuna ang lane 1. Okay. Semifinals number 2, mga kalipot. Switch. Oh. Iksu. Ando Leo. Oh. Oh. Final lane. Alright, muling magtatagpo ang landas ni Scarlett at ni McLaurin sa championship round. Matapos muling dangigin ni Scarlett, si Setsuna, ibang klase. So stay on Atomic 2 pa rin. Stay on Atomic 2 pa rin ang dalawa. Kakala nga natin, embang na si McLaurin eh. Babang Atomic 1 sana siya. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Forfeit sa ika-apat na sunod na karera ngayong season 2 ng Dipat Tamiya League. Ito ang finals. Pagtakin mo yan. Wow. Alright. Proceed right away to battle for third mga kalipat. Ayan. Pabilis tayo dahil walang ganong re-race. Ang nangyari lang hit. Dalawa. Dalawang hit lang yung nangyari. Re-race. Wala. Okay. So, hindi na kailan tayo nakakapagpunas ng gulong. Sa semis lang. Tsaka ano, battle for third. Tsaka championship lang. Now, this time, championship round and battle for third. First to make 10 laps po yan. Una kang makasampung ikot yan. Alright. Lane. So, that's 2 versus 4. 1 versus 3 naman yung isa. Mamaya. Yung pa rin. McLaurin pa rin ang lane 1. Mamaya. Top seed all the way pa rin eh.
Top seed all the way. Ayan, isulat lang natin ulit. Si Dark Sun 5. Si, ano, Cosmo 4 pala. 4, 5, 2, 1. 1, 3, 2, 5, 4. Ayan. So, eliminated yung si Dark Sun. Okay. Ayan. Sulat ko lang dito sa net. Ayan. Okay? So, ano na to? 2-4? Well, lane 1 si Setsu na. Okay! It's now time for battle for third. First to make 10 laps. So, each... Oh! Mando, Diego. Four. Uh-huh. Patay! Lap number 6. Lap number 7. Lap number 8. And ultimate lap. Final lap. Yes. Setsu na with 3 straight. Tatlong sunod na third place finish. Para kay Setsu na. At si Cosmo at least makaka 1 point. So, ang nagpalitan lang ng position ngayon, yung ano. So, parang nagpalitan lang ng position yung sina Darkstar at si Cosmo. Sila lang ang nagpalitan. Si Cosmo ngayon ang nakapasok. Bumawi. Ay, paano bumawi din naman. Okay. Plus 1 kay Cosmo. So, a total of 8 points. Si Setsu na naman 7 points. Total after finishing third. Okay. Right away. Ito na po ang ating, ano, mabilis. Buti na lang, mabilis. Makakaabol pa tayo sa laro ng Gilas kontra Korea. Hi! Alright! Championship round na po muli sa pagitan ni Scarlett at ni McLaurin. Sa lane 1 po magsisimula si McLaurin. Okay? Starting lane niya sa lane 1, inner lane. Ito po yon yung lane 1. Ito po yung lane 2. Okay? Alright! So, all set in done yan. Nakapagpunas na tayo ng gulong kahit pa paano. So, I guess, double check lang natin yung mga piyesa nila. Double check lang natin. Ito ang problema, yung roller. Yun lang. Tingnan natin ngayon kung makakabawi ngayon si Scarlett o magpo-forfeit ngayon si McLaurin sa championship race na ito. Alright mga kadipat, here comes the championship round. First to make 10 laps. So each... Oh! Yun, yung kinpot ang nagdala, todo bigay. Iksu! One, two, three, go! Pass number 5. 6. Pass number 7. Pass number 8. And after the last. Final lap! Ang ganda! Walang natumba! Parehong atomic yung 2! At 4.2 is 2-1 gear! Walang natumba! Walang re-race na kinailangan! Pero sa kasawihang palad, si Scarlett hindi pa rin nakabawi. And guess what? Itong si McLaurin, 4 na dikit na kampiyonato ngayong gabi, ngayong buwan ng Hunyo 2021 sa Dipag Tamiya League Season 2! Wow! Once again, McLaurin, proving its might, once more, proving, dominating this race once more, now a total of 17 points on its aggregate score, si Scarlett po ay mayroong, dahil nag-second place ulit, so 14, a total of 14, that's a 3-point lead para kay McLaurin, isang second place lang pwede niyang tablahin si, McLaurin dyan. Alright! Oh, Christian Manibog pala, nanonood. Good evening sa'yo. Okay. Alright. Ayos. Ayos. Alright. So, ito po yung ating final result ngayong gabi sa Dipat sa Mini League Season 2 ngayong June 16, 2021. Alright. At si McLaurin, yan. 4 straight championships tonight. Yan, 4 na dikit na kampyonato. Siya ay may kabuuan ng 17 puntos ngayong buwan ng
Hunyo 2021. Ayan na, bibilangin na natin. Isa, dalawa, tatlo, apat. Yan, 4 points po ang championship. Ang second place, 3 points. Third place is 2 points. And a losing semifinal is 1 point. Losing semifinal is 1 point po yan. Yun yung minimum. Actually, yun ang minimum na makukuha ng apat na yan. Actually, minimum nila 1 point. So, bonus yung makapasok sila ng final, 3 or 4 na lang, bagsak nila. Ngayon, kung nabagsak sa battle for third, may chance ka pang maka 2 points. Yan. Matalo, edi 1 point. Yan lang, simple yan. Okay. So, McLaurin still in command on the aggregate scoring with a total of 17 points this month of June 2021. And si Scarlett naman po ay another second place to its tally. So, another 3 points to its tally. Now, a total of 14 points. Yeah. Mm-hmm. Yan, tatlo. A total of 14. Nakalakihan ko nga lang. Pasensya na. Alright. Si Setsu na naman po ay makadaragdag ng 2 puntos muli. Matapos maging third placer ngayong gabi. So, kabuuan, meron na siyang 7 puntos. Yan, meron na po siyang 7 points. At si Cosmo Atomica, 1 point. Yan, nakapasok muli na semifinals. May kabuuan, 8 puntos. Yan. At si Darkson, ang kulelat, 4 na puntos. Eh, kahit pa paano, nakakabawi pa rin. Kaya lang, nagiging issue lang ngayon kay Darkson kasi ngayon, yung ano, I guess yung gearing siguro. Palagay ko, yun lang talaga nagiging amat ni yung amats ni ano ni Darkson. Kaya lang eh unfortunately hirap pa ako makakuha ng ano tempo para makakuha ng mga replacement parts. So tinanala natin in the near future kung ano yung magiging susunod na kabanata. Ayan. So yan po mga kadipat, officially yan po ang ating top 4 RTRs ngayong gabi. Once again, McLaurin dominating this race tonight and another championship points. Another set of championship points to it added to its tally. Yan, siya pa rin po ang nangunguna sa aggregate scoring at siya po yung 4 straight or 4 peak champion ngayong gabi. And Scarlett with second, Setsuna at third still, and this time si Cosmo Atomica naman po ang nag fourth place. Alright, so there you have it mga kadipat. Yan po ang ating top RTRs tonight sa isa na namang naging exciting edition ng Dipats Tamiya League Season 2 ngayong June 16, 2021. And once again, this has been Dipat Aguilar signing off for now. At maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok. At kung sakali may mga tututok dito sa aking vlog tuwing Miyerkules at Sabado, anytime, anywhere, yan, no problem. Di ko po i-delete yan. Never, never delete yan, sigurado. Alright, kahit harangin pa. Talangin man na si Pat. Ayan, alright. So once again, stay safe, stay healthy, iwas masamang bisyo at iwas COVID-19 po tayo mga kadipat. Kung sakaling di may iwasang lumabas dahil kailangan, mas achid, hugas, iwas ang dapat gawin at kung may pagkakataon magpabakuna po. Okay? Kung sakaling, unless merong ibang cure, ibang posibleng cure against COVID-19, eh, why not? Or why not try it? Ayos lang. There's no harm in trying, you know? Alright? So once again, this has been another exciting presentation of an exciting edition of Dipats Tamiya League Season 2. Once again, ito po si Dipat Aguilar na nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang gabi sa inyong lahat. Stay safe everyone, and for now, it's good night.